Let the fire. May my God never grow cold. Yeah, no grape never grow cold. Kumbaga, habang tumatagal, lalo nag-aapoy. Diba? Yun ang buhay dapat ng isang tunay na Kristiyana. Habang tumatagal, lalong nag-aalab sa Diyos. Amen ba? Kasi bakit? The more na lumalapit ka, diba? The more na, pag meron, diba, nag-bonfire tayo, diba? The more you get closer to the fire, what do you feel? Diba? You're more warm. So the more na lumalapit sa Panginoon, lalo kong nag-iinit, nag-aapoy sa pagsamba sa Kanya. Praise the Lord. Naman po, ako ay patuloy po na mangyari sa buhay ng bawat po sa atin. Na habang iniintay po natin ang pagbalik ng Panginoon, nawa ang bawat sa pagbatakman ng Diyos na nag-aalab sa pagsamba at pagsunod sa kanyang kalooban. Praise the Lord. So, manalangin po tayo. Lord, salamat po sa patuloy po, Lord God, na pagkalinga niyo po sa buhay ng bawat isa. Let the message of the song, Lord God, remind us na bilang mga anak mo, dapat kami nagpapakita, Panginoon, na joy, fire, Lord God, to serving you and to honor you. Because ang Diyos namin ay totoo at buhay. Ang Diyos namin nag-response sa mga bawat problema ng aming mga buhay, nagtuturo, nagpapalakas sa anumang sitwasyon po namin. Sa mga oras po ito, Lord God, sa aming pong pahinginig ng mensahe mo, bigyan mo kami, Lord God, ng open mind, Lord, open heart, to really see, Lord God, the wisdom of your words sa mga oras po. At tanggapin po namin na may pagpapahuba ng salita mo ang dapat mong muna sa aking mga buhay. We bless your name, Lord God. We honor you, Lord. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, nung nakaraan po, mga kapatid, ay ito na po yung pinaka-last series po natin about the power to believe. Or the power of belief. No? Ang kapangyarihan ng paniniwala. Kaya tayo nandito ngayon sa ating present condition because of, again, the series of belief na meron tayo. But meron mga taong sila ay magbigay, sila ay mga masiyamin, maybe may mga tao naman na kung magdamit ay hanggang baba, pero naman mga tao kung magdamit ay hindi ko naman sinabi maiksi-maiksi, kundi sakto lang, di ba? Because of the belief that they have sa paniniwala na meron. At ang paniniwala na yan, yan po yung humuhulma ng ating pagkatao. At yung paniniwala na yan, yan din yung humuhulma at nagbibigay ng direction sa ating buhay. Kaya nga, sometimes if we try to argue in a human level, ang word na lang natin is respetuhan na lang ng paniniwala. Tama po ba? Yun na lang eh. That's the bottom line. But may sinasabi kasi ang Bible na dapat paniwalaan ng bawat isa. Now, all of us should believe to what the Bible says. At ito po yung pinaka-anchor ng ating faith, ang salita ng Panginoon. At unalan niyo po yung aking isang binahagi, we need to have strong belief to the Word of God, especially sa mga panahon ngayon. Diba, sabi nga ng Bible, Satan comes in this world masquerading as an angel of light. Alam niyo, Satanas, meron siya ng pangyarihan, kayahan na mag-pretend. At yan ang isa mga magaling niyang gift. Do you want me to sing? Oh, yes. I would agree. Pretend. Kinakanta ko ng lolo ko yun. Nabutan ko. Diba? So, kaya lang pakahalaga na bilang mga ng Diyos, bilang mga Kristiyano, bilang naniniwala tayo sa Panginoong Yesus, ay malalim yung ating paniniwala sa salita ng Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa last series ng ating pinag-usapan, The Power of Give. Open our Bible in John chapter 3, verse 27 to 30. Say amen. Patay ka na doon na. Ayan. John chapter 3, verse 27 hanggang 30. At sinasabi po ng salita ng Panginoon, sabi doon, to this, John replied, a man can't receive only what is given to him from heaven. Verse 20 said, you yourselves can testify that I said, I am not the Christ, but I'm sent ahead of him.
The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him, and is full of joy when he hears the bridegroom's voice. That joy is mine, and is now complete. He must become greater, I must become less. The other translation is, he must increase, but I must. So, sino po yung nagsasalita po dito sa katagang ating binasa? Ito po si John the Baptist. Ang si John the Baptist po ay siya po yung hula doon sa Malakay, I think chapter 4, for the last verse ng Malakay. Siya po yung hula na kung saan a man coming in the spirit of Elijah. Before the Savior will come, meron pang isang darating muna para sabihin ang pagdating ng tagapagligtas. Yan mo yung naging role ni John the Baptist. Kaya ang tawag sa kanya is yung preparing the way of the Lord. Kumbaga, ang typology po ito, mga kapatid, in the Old Testament, even the New Testament, alam na alam po ito ng mga unang tagapagbasa ng sa Panginoon, na yung role ni John the Baptist, ay ang tawag sa kanya is siya yung mensahero ng Diyos. Ang hari po kasi, mga kapatid, bago po siya pumasok sa kanyang kingdom na kung saan ay doon siya nagahari, meron mo ng isang tao doon na nagsasabi na parating na ang mahal na hari. Magsiyo ko, di ba? At purihin at sambahin natin ang mahal na hari. Ang tawag po doon in the Old Testament is Kerox. Ayan. The messenger of God. Siya yung may hawak ng mensahe na kung saan dapat ang bawat sa imakinig, maglumuhod at sabihin purihin ang Diyos. Ito nga si John the Baptist. Ito yung kanyang pinaka-calling sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Na kung saan, kung ating titignan, pagpapasiyan ang kanyang naging buhay, meron po siya isa kasing nireview na hari. Ewan ko lang po kung alam niyo po yung story. Si King Herod. Diba nireview niya na dapat huwag niyang asawain yung asawa ng kanyang kapatid si Philip. At dahil doon, sumama ang loob ni King Herod at tinangka niyang patayin si John the Baptist. Pero dahil na during that time, ang paniniwala, ang belief ng karamihan ay isa siyang propeta, hindi niya kayang galawin si John the Baptist. Until one day, sumayaw po yung asawa po ni Philip, nasang babae, kumbaga pamangkin niya. At nagustuhan niya po yung sayaw ng kanyang pamangkin. At sinabi na doon, hilingin mo lahat ng gusto mo, maibigan mo, at ibibigay ko sa'yo. Yan po sabi ng King Herodes. At bumalik sa kanyang nanay, anong sabi doon? Gusto ko po yung ulo ni John the Baptist. Mamali, ba't po sinasabi ito? John the Baptist is a really a revolutionary spiritual person during that time. Remember, from Malachi to Matthew, ilang taon po yung gap niyan? It's a 400 years na walang nagsasabi na mag-repent kayo, bumalik kayo sa Diyos. Wala po nananawagan ng ganon. Until dumating yung katauhan ni John the Baptist, na kung saan maraming mga Israelita, maraming mga anak ng Diyos, bayan ng Diyos, na namulat sa katotohanan na dapat sila magbalik loob sa kalooban ng Diyos. Kaya ang mensahe po ni John Baptist, repent and be baptized. Hindi po repent and be baptized. Iba po yun. Repent and be baptized. Ito po yung panawagan ni John Baptist. Pero makita po natin, mga kapatid, si John the Baptist, ang naging buhay niya po sa mundong ibabaw ay pinugutan lang siya ng ulo. Di ba kung makakarata na maybe a moral argument, Lord, napakabait ang tao nito, ba't mo siya pinabayaan na magpugutan ng ulo? But John the Baptist, alam niya yung calling niya sa Panginoon. And he served his entire life
just to prepare the coming of the great Messiah. At ito po yung gusto kong pag-usapan natin ngayon. Na pinamagatan ko po the heart of a true servant. Tayo mga kapatid ay tinuturing na lingkod ng Diyos. Lahat po ng pamilya sa Panginoon Jesus sa kanyang kamatayan, itinuturing po tayo ng mga lingkod po tayo ng Diyos. The question is, how is your heart right now in serving the Lord? Are you the real servant of the Lord Jesus Christ? So the heart of a true servant, the joy of decreasing. Mga kapatid, masaya po ang maglingkod sa Diyos. Amen po ba? May kagalakan at kasiyahan sa paglilingkod po sa Diyos. Yan po ang ipinakita ni John the Baptist. Masaya siya na ginawa niya ang kanyang ang nakaatam sa kanyang serbisyo para lang sabihin at ipahayag na ang Diyos natin na tagapagligtas ay parating na. He prepares the way of the Lord. At ginawa yan in full of humility. Maybe that I follow you right now is the Christian now is the kerox or the messenger of God to the world for the second coming of our Lord Jesus Christ. Maybe tayo ngayon yung parang John the Baptist ngayon na naghahayag dapat ng kabutihan ng Panginoon. Sabi po ni St. Francis Assisi, joy comes from serving others and is giving what we receive. So let us find joy in serving the Lord in spite of the challenges that we face. Sana magtunan natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod niya, bilang naniniwala sa ating Panginoon Jesus na maglingkod tayo sa Diyos nang may kagalakan kahit na meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Amen ba? Do you think we can do that? John the Baptist did that. Imagine, pinugutan lang siya ng ulo. But John the Baptist is very joyful in doing that. Nawa, mag-reflect po sa atin ang buhay mo ni John the Baptist. Na kahit ano man yung ating pinagdadaan sa buhay, maging masaya pa rin tayo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Tatlong bagay ang gusto ko pong ipaalam sa mga oras na ito para ma-receive natin ang kasiyahan sa paglilingkod sa Diyos. Masaya maglilingkod sa ating Diyos na buhay. I've been pastoring for the past 15 years. Kasi kung hindi po maganda ako pastor, malamang wala na po ako dito. Totoo po, hindi po talaga maganda. Meron pong isang kwento, paligsahan daw po kung sino magpapaiyak sa kalabaw. You know the story? Kaya niyo pong ulitin ko ulit ang kwento ito. May nagpaligsahan kung sino na po yung pinakamatalinong ang magpapaiyak sa kalabaw. So, tinawag nila the greatest counselor, magaling tagapayo, hindi na pag-iyak ang kalabaw. Isa naman, isang napakalaking tao, pinalo ang kalabaw sa likod, sa paa, hindi umiyak ang kalabaw. Tumating yung pastor. Binulungan yung kalabaw. Tumakbong, umiiyak yung kalabaw. Nagtaka sila, pastor, ano po ang binulong mo? Binulong ko po yung sweldo ko. Kaya umiyak yung kalabaw. Kaya nga mayroon nga minsan na mga biruan sa mga pastor na pag umiyak na ang kalabaw, mahirap na. Because pastoring is really a calling. It's not pinipresenta mo yung sarili mo bilang isang pastor. Minsan nga, nagbibiro ako sa mga kapwa ko pastor, what if a pastor has a salary of 100,000 per month? Fixed. Ang dami siguro may calling. Diba? Siguro lahat, ang dami siguro may calling. Sabi ko, diba? Ang dami siguro may calling. Ang dami siguro managpapastor. Malamang napuno na ng Pilipinas ng pastor. Pero sad to say, I've been talagang, ito pa kinukonfirm talaga sa Panginoon, talagang tinawag niya po talaga. At nandiyan po ang misis ko, pagpapatunay kong
ang pagkatawag ng Diyos talaga ay tunay po sa aming buhay. And mahirap pong takbuhan ang paghiling ko sa Panginoon. But the good news about this, natutunan po namin aking may bahay, aking mga anak, na maging masaya sa paglilingkod sa Panginoon kahit na napakaraming challenges na aming dinaanan. Di ba, napatunan sa inyo na for 3 years wala kaming Soleil? Di ba? For 5 years kasi heart, wala tayong washing machine? Di ba? Hindi alam na mga member namin sa Babylon, kaya magpupunta sila doon, ay pastor, eh, sabi ko, nabusan lang kami ng Soleil. For the past 3 years, hindi ko na masabi na gano'n. Kasi nga, ayaw din namin nangihingi. Kasi kung kayaan kami dalawa, why not na kami mismo yung magsikap sa aming buhay, itagoy po yung aking pamilya. Pero mga kapatid, isa po sa katotohanan na hindi pong napatunayan, meron pong ligaya o saya sa paglilingkod sa Panginoon. Tanong ko sa inyo, gusto niyo bang maglingkod sa Diyos? Nakatanggap kayo ng kasiyahan sa Kanya. Tatlong bagay ang gusto ko sabihin para tayo ay magkaroon ng masayang paglilingkod sa Panginoon. Number one is in verse 27. May sinabi po rito, sabi doon sa verse 27 in John chapter 3, to this John replied, a man can receive only what is given to him from heaven. So number one is, everything we own is a blessing from God. Dapat natin maintindihan, kung magkaroon po tayo talaga ng totoong kasiyahan sa paglilingkod sa Diyos, dapat nating maintindihan na everything we own is a blessing from above. Amen ba? Lahat ng bagay na meron tayo ay wala naman talagang nag-originate sa atin. Lahat yan ay pinrovide at ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi bakit? Ganyan sa kabuti. Ano ngayon yung meron ka sa buhay mo na tingin mo bigay ng Panginoon? I-count mo isa-isa yan. Number one, madali, yung kapugian mo na lang. Count that as a blessing. Tama ba? Blessing yung pagiging pogi. Ngayon, naghihintay yung susunod na mention. Sa paningin ng Panginoon, lahat po tayo ay magaganda at guwapo sa harapan ng Panginoon. Why? Because we are created in according to His image and likeness. Kaya nga, ang beauty ay subjective. Merong nagagandahan na malaki yung mata. Merong nagagandahan pag maliit yung mata. May nagagandahan naman pag... Ang mahalaga sa ilong, nakakahinga tayo mga kapatid. Matakas na yung ilong mo, lagi namang barado dahil nasa sipon. Di ba? Wala ang rin, di ba? Ang mga nasa ilong natin, nakakahinga tayo, nakakalagap ng hangin. Yan ang blessing. So we have a lot of blessing that God given us. Ito yung gusto maunawaan ng Panginoon sa atin. Para makapaglingkod tayo sa Diyos, lang may kasiyahan. Sometimes kasi, if we try to compare what we have to the other person, nai-steal yung joy sa ating puso. Ibig po ba? Parang mas magaling siya, parang mas marami siyang kakayahan, parang mas siya ay yung dapat tumayo, mas siya po yung dapat gumawa ng bagay. Sometimes, if we try to compare ourselves to other people, nai-steal po yung kasiyahan na dapat meron tayo. So don't compare yourself to other people, but rather be aware of your lack that everything na meron ka ay ipinagkatiwala yan at ibinigay sa iyo ng Panginoon. A person can receive only what is given them from heaven. Yan po yung katotohanan. John acknowledges that all ministries, opportunities, and success na meron siya noong panahon niya is natanggap niya ito sa Panginoon without his own effort. Kaya sinabi niya sa mga tao, a man that receive only what is given from heaven. Why? Because John the Baptist understand the very core wisdom of serving the Lord. Kaya ako nag-leading mo sa Diyos kasi bakit lahat ng meron ako ay galing sa Kanya at gusto kong maglingkod sa aking Diyos na buhay. Dahil ang Diyos ko ay tapat at nagpapala. At dahil dyan, you will find joy in the Lord.
Amen ba? Ito yung hinahanap ng maraming tao na magkaroon siya ng kasiyahan sa buhay. And God now is telling us how to be joyful in serving Him. So ang pahayagan na a person can receive only what is given from heaven ay nangunguhulugang ang mga tao ay tumatanggap lamang ng mga biyayang ibinigay sa kanila mula sa Diyos o sa mas mataas na makapangyarihan. Of course, walang iba kundi ang Diyos na buhay. Ipinapakita nito ng mga bagay na mayroon tayo, mga talento, mga pagkakataon, this opportunity at yaman ay hindi nagmula sa ating sariling kakayahan, kundi mula sa mga handog na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang pagtanggap sa mga biyayang ito ay dapat may pagpapakumbaba at pasasalamat. Dahil ang mga ito ay regalo mula sa lahi na dapat natin pahalagahan at gamitin ng tama at ipagbibingkod para sa kanyang kaluwalhatian. Ito yung tamang mindset bilang isang anak ng Diyos para tayong mapaglingkod ng may kasiyahan sa Panginoon. Yes, most of us right now, or some of us right now here, maybe dumadaan sa lagan ng matinding pagsubok sa buhay. At sometimes yung mga pagsubok na yun, umaagaw yung ating kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon. Maybe problema sa pamilya, relasyon sa mga kilala, sa family, may internal conflict sa bawat pamilya, may mga pagkakaintindihan. Minsan, ang mga bagay na yun, umaagaw sa atin para hindi tayo magpaglingkod sa Diyos ng may kasiyahan. And sometimes we fail to understand that whatever we have right now ay galing naman talaga sa Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat babalik tayo sa core principles ng buhay natin. Lord, ba't ba ako natin sa mundo ito? Why I am here? Kung isa-isa mo, I am blessed with you, Lord. Kaysa yung mga tao sa Africa. Tama ba? Alam nyo, kayo umaga nag-cross po ako ng FB. Ayaw ko sinakit talaga yung mga parang mga taong kawa-kawa tapos binibigyan. Parang hindi ko kayang tignan. Parang nadudurog yung puso ko. Meron isang African child na talagang may kamasahan na siya, nagugutom pa siya. Tapos binigyan siya ng isang tinapay. Alam niyo po yung paghapin ng tinapay? Para sa tumama sa loto. Ganun po yung gutom doon. May mga reflect sa atin ngayon bilang sa bansang Korea. Sabi nga ng Yesu, may mga tinapay na siyang mga masisira ng pagkain. Nag-umago po ang blessing sa bansang ito, mga kapatid. Amen po ba? Kung pagkailan pag-uusapan, walang magugutom sa bansang Korea. Unless na natamad ka, huwag ka magtrabaho. Kung sabihin natin, magsikap ka, hindi ka magugutom sa bansang ito. Pinagpala ng Diyos ang bansang ito para sa kanyang mga anak. At ito dapat yung number one yung iniinda sa ating buhay. Lord, I have a real lot of problems, but you bless me in this country. Kaya sabi nga, pag ikaw nalulugod minsan, tumingin ka sa paligid mo. Kasi bakit? Meron pang mas masaklap sa buhay mo. Sometimes, kaya too much selfish to our life. Pag tayo mismong nakasentro na yung buhay sa atin, minsan talaga nandun na yung self-pity. Nandun na yung parang kaawa-awa na ako, para ako nalang yung pinagbagsakan ng lahat at kapan. No! Marami dyan sa paligid natin na mas matindi pa yung mga dinadanas, but still, they are fighting. Yes ba? Di ba mas more pag ikaw isa kang anak ng Diyos? Kumbaga mas malaki yung advantage mo sa mundong ito. Amen ba? Mas malaki yung ating position sa mundong ito. Kumbaga sa laban, nasa 90% ang pagkapanalo mo. At ba sinasabi ng Bible na if God is before us, who can be against us? At pag itong principle ito, mga kapatid na ating pong naintindihan na unawahan, alam ko po, lahat po tayo dito magkakaroon ng kasiya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Sunday after Sunday, talaga naman nag-aapoy ka sa pagpupuri. Sunday after Sunday, talaga lang doon yung kasiyahan mo na sambahin ang Diyos na buhay. Dahil siya ay makapangyarihan sa atin. Why is important to understand that everything we own is a blessing from the Lord? Bakit mahalaga na maintindihan natin to? Ano yung rason? Bakit pasto na dapat kumaunawaan ang bagay na ito? I will give you dalawang bagay na. Tatlong bagay, bakit mahalaga na maintindihan natin
that everything that we own is a blessing that comes from above. Number one is, it is out of recognition of divine source. Para maintindihan natin na merong pinanggagalingan ng lahat ng bagay sa mundong ito. Amen ba? May pinagmulan. Saan nagsimula ang lahat ng bagay sa mundong ito? Nagsimula ito nung likha ng Diyos ang langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. In the beginning, God created the heavens and the earth. And as He created the heavens and the earth, He sustained His creation. So, ibig sabihin, bago mo nahawakan yung damit mo, bago mo nahawakan yung bagong cellphone mo, bago mo naipatayo yung bahay mo sa Pilipinas, remember that in the beginning, God created the heavens and the earth. Nanggaling na yan sa Diyos. Pinagkatiwala lang sa iyo sa mga oras. That's why the blessing that we have right now is not really comes from us, but comes from the creation, from God's creation. In fact, yung ating hangin na hinihinga, galing yan sa Diyos. No? Kung ating susundin lang yung sinasabi nilang Big Bang Theory, a million years ago, ibig sabihin, yung hangin from that million years ago is still consistent right now para ang mundong ito ay mabuhay ang mga tao. Hindi nagbabago yung hangin. Tama? Nagkaroon ng kondisyon dahil sa gawa ng tao. But yung hangin per se, pag-isip mo sa umaga, yung pa rin yung hangin na hinihinga mo. Ano kaya mawala ng 2 minutes ang hangin sa Korea? Dalawang minuto lang. Marami na mawawalan ng buhay. Makita natin, di ba? Gaano kabuti ang Diyos sa atin. Na pag masama ka, kunti lang yung hangin na nahihigop mo. Sarap eh, ganun, no? Pag yung masama ka na, paiksi na paiksi yung hangin na nahihigop mo, di ba? Pero hindi ganun si Lord kasi. Sometimes, parang tayo mga tao, parang gusto natin, ganun dapat yung judgment ng Panginoon sa mga sama. Si Lord, hindi. Sabi niya nga, yung pagsikat ng araw ay kasama ang masama at mabuti. Pinapakita ng Panginoon kung gaano siya kabuti sa kanyang sanglilingha na dapat ma-realize po ng mga anak ng Diyos sa mga oras po ito. That everything that we have is a recognition of a divine source. Acknowledging that our possession and achievements comes from God help us to realize that we are stewards rather than owners. Ito yung magandang concept of a Christian. Lahat dapat ng meron tayo ay hindi natin mag-aari, kundi pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Alam mo ba? That we need to manage well. Even yung ating buhay na meron tayo. Ang dati pinagkatiwala ng Diyos siya, kaya dapat i-manage natin ng mga. This perspective fosters humility as it reminds that we are not self-sufficient but we rely on God's grace and provision. So bakit mahalaga na ating maintindihan that everything we own is a blessing because it's a recognition to the divine source. The next is the gratitude over entitlement. Mas nakukuha natin magpasalamat kaysa yung sabihin natin, ang galing ko talaga, ang yaman ko na, ang husay ko na, dahil meron akong mga bagay na ito. Entitlement po yun. But rather, the more na pinagpapalaan ng Panginoon, dapat the more nagbibigay ka ng kapurihan sa ating Diyos ng buhay. Alam mo ba? Di ba sabi ka, the principle of yung palay. Na yung palay, the more na nagkakaroon siya ng laman, the more po siyang yumuyo. Sana ganyan din po tayo. The more na binibless ka ng Panginoon, the more you become humble in your life. When we view our blessing as gift from God, it shifts our mindset from the entitlement to gratitude. Napakalaga po ng mga kapatid. If we view that our blessing
is really come is a gift that comes from God. Makakaroon ako tayo ng mindset shifting na, oh, salamat Lord, pinagpala ko talaga ako ng buhay, pinagpala ako ng trabaho, pinagpala ako ng ipon, pinagpala ako ng lahat. At dahil dyan, ano yung mangyari sa'yo? It become now a gratitude attitude sa buhay mo. Kesa yung, ako yung gumawa niyan, narating ko yan, nagawa ko yan. Diba, mas maganda kung si Lord ang na-recognize sa bawat tagumpay natin. Diba, masarap kung si Lord ang nakikita sa ating buhay, hindi yung ating sarili. Para yung, para po yung watchtower. Yung watchtower po, yung ilaw lang po yung nakikita sa kanya. Hindi mo kita yung buong kanyang pagkatao. Dapat ganun din po yung mga Christian. Hindi ka kilala, hindi ka anong, hindi ka alam pa alam, but you have an effect, a powerful effect sa buhay ng bawat isa. Sa community na kung saan nakapalibot ka. Kasi bakit? Because of the attitude of gratitude na meron ka sa Panginoon. This sense of appreciation encourages us to be humble as we recognize that we have not earned these gifts on our own, but rather they are an expression of God's love and generosity. So yung pangatlo is, bakit mahalaga na maintindihan natin yung everything we own is a blessing. The third is encouragement to share. Understand that everything we own is a blessing from God. Inspire us to share our resources to others. So maiintindihan mo ngayon, magiging generous person ka na ngayon. Kasi nga, alam mo pala eh, kay Lord nang galing ang biyaya, ang tanong, nauubos ba ang biyaya na galing sa Panginoon? So hindi ka naman mag-hold ngayon sa sarili mo na, kailangan, malaki na ipon ko, kailangan, marami na akong pera. Hindi na magiging ganyan ang mindset mo. Mas lalawang na ang paningin mo sa buhay. Kasi bakit? Ang nagbibigay sa'yo ng blessing, kundi ang Diyos na makapangyarihan. It is unlimited blessing. Kaya the more na ina-unleash mo yung blessing na meron ka, the more na dumadaloy ang pagpapala sa buhay mo. Naranasan niyo ba magkaroon ng alulot na parado? Ano nangyayari? Dumadaan sa mga kisabi yung tubig. No? Kung sabihin natin na ang tubig ay isang blessing, hindi siya napupunta sa dako niyang puntahan. Kaya mali, ganda-ganda ng bahay, may elevator na, tapos umulan, umulan din sa loob. Di ba? Hindi maganda. Kasi nga, barado yung alulod ng bahay. Yung blessing na dumadalo, yung tubig na dumadalo mula sa taas, ay hindi dumadalo doon sa mismong daluyan ng tubig kasi daming bara. Saan lumalabas yung tubig? Yes. Sa kisame, sa kwarto mo, di ba? Tumutulo, may makatimba ka sa loob ng bahay. Kasi bakit may barado? Nagkakatuloy yung blessing. Sino mo na itong naranasan na parado ang kanyang inodoro? Yan ang masaklap na pwede mangyari sa buong isang tao, di ba? Barado ang iyong inodoro, di ba? Anong gagawin mo pag barado yung inodoro? Kahit meron isang timbang, isang balik tubig, isang drop na ibuhos mo dyan, kung barado yan, walang magagawa yung dami ng tubig na yan. Kailangan alisin yung barado. Kasi parang ganyan yung blessing sa Lord na pinuhusan ka ng blessing, barado ka naman. Natapong tuloy, hindi tumaloy. Ama, because of the mindset that you have. Nakala mo, the more that you have, the more na mas marami kang pera, kakayanan, naipon, mas maganda ang future mo. No? The Bible tell us right now that the more you release the blessing, the more the blessing of God will flow in your life. Kaya sabihin mo sa'yo, matabi, release the blessing. Nakasabi mo na mabe, release the blessing! Kaya, after the service, meron kang papakape. Pastor, I need to release now the blessing. Magkape tayo. Yes, mga kapatid. Tanda natin, our source is not yung sa mga amo natin, hindi yung source ng ating income na meron pa. Yes, sila yung ginapuntan ng God. Tandaan natin, ang mga opportunities sa ating buhay, pinibigay ng Diyos.
Kaya pag may nasarado minsan opportunity, ay malungkot. God is preparing you for much better opportunity for you. Parang si Ate Malu lang, di ba ate? Ano naman yung testimony ni Ate Malu? No? For the past years, akala niya wala na siyang work. Pero yun ang akala niya. Pero iba yung akala ni Lord. Di ba? Yun ang patindi kasi eh. Akala mo wala na, yun ang akala mo. Kaya sabi ni Lord, meron, 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 di ba? Kailangan lang maging bukas yung ating palad, maging bukas tayo na daluyan ng pagpapala ng Panginoon. This selfless act reflects the humility of Christ, emphasizing that we are called to serve and uplift those around us. Be generous, mga kapatid, not just in a monetary aspect lang, hindi, even your time, na makipag-usap ka sa mga kapatid, sa iyong mga kaibigan, para lang ma-uplift yung buhay nila. Baka mamaya, may kaibigan nga na gusto nang uminom ng lason. Kasi nga, walang na nakakausap. Usapin natin. Mag-invest tayo ng pera sa kanila. O, magkakilan na, magtama naman ang kapis sa Korea. Para lang yung kapatiran na yun, ating ka-workmate na yan, ay ma-encourage at magpatuloy sa kanyang buhay. Be generous in every aspect, mga kapatid. Kasi bakit? Tandaan natin, when we do that, we are unlocking the blessing of God from heaven. Mas maganda lang siya, feeling mo, wala ka na, tapos pupunuhin ka ulit ni Lord. Diba, maganda raw po yung nagdudulit ng dugo, sabi nila. Sino po nakapagdulit ng dugo? Yeah? Maganda raw po yung nagdudulit ng dugo. Kasi nga, nagkakaroon ka ng mga new blood cells. At mas nagiging healthy ka. The same din sa ating buhay. Pag tayo ay nag-release, kung ano yung meron tayo, mas lalo nagiging fresh at bago yung mga blessing na pinibigay ng Diyos sa atin. Kaya release the blessing that you have. So ito yung kahalagaan. This is the important why everything we own, we need to understand that is come from the Lord itself. The next point, para makarupo tayo ng serving the Lord with joy, is recognizing your contribution in serving the Lord. Nung tinawag tayo ng Panginoon, nung tayo ay iniligtas niya, meron siyang purpose sa buhay natin. Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para alisin mula doon sa kapahamakan at patungo doon sa kanyang piling, but meron dapat tayong maging contribution sa salvation na kung saan tayo ay iniligtas ng Panginoon. Sabi niya sa John chapter 3 verse 20, it said, "You yourself can testify that I said, I am not the Christ, but I'm sent ahead of Him." Maliwanag yung calling ni John sa kanyang buhay. Maliwanag yung pagkatawag ni John sa kanyang buhay na siya ay hindi yung Mesiyas, hindi siya yung Kristo. Sabi niya sa mga tao, hindi ako ang Kristo. Masasabi niya yan. Of course, John is speaking to the Jews, to the Jewish people. They know the prophecy in the Old Testament that John is the one who have the spirit of Elijah. Alam nila yan, kaya anong panahon na ito, recognize si John the Baptist as the prophet of the nation during that time. Ano ba yung sabihin ng prophet? How the Old Testament and the New Testament understand the prophet? Prophet means a mouthpiece of God. Tagapagsalita ng Diyos. So nakita niya ni John the Baptist, na-recognize niya na meron pala siyang kontribusyon sa paglilingkod sa Panginoon. God bless us in so many ways. Talent, giftedness, material things, His presence, His Spirit, the protection, the empowerment, the faith, so on and so forth. Pinagpala tayo ng Panginoon talaga, no? Apakaraming blessings sa atin kung ating isa-isa lang. In spite na meron tayong mga pagpalang ganyan, dapat maintindihan natin na meron din tayong contribution para maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? We have a contribution. You and I, in this body of Christ, meron po kayong dapat gawin para mga paglingkod tayo
sa ating Diyos. In spite of many struggles and challenges we face or encountered or encountering in any aspect of life, like health, family, relationship, attitude, character, finance, and others, I believe many of those things, simula nung pinagpalak ng Panginoon, ay marami nang naging solusyon ng Diyos sa mga problema natin. Amen ba? Marami, di ba? Marami na sinarot ng Diyos na problema sa ating buhay. Pagpapakita lang yun ang katapatan ng Panginoon. So therefore, God called us, God called and joined us to a so-called a body of Christ. Kaya nung ikaw ay tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng paniniwala mo doon sa pamamagitan ni Jesus, immediately, God connect you to His body. Diba ang tawag sa mga group of believers ay the body of Christ. Ano pa ibang tawag? The church. Kaya ang tawag sa atin dito ngayon is a church. A gathering of a believers. Dahil ang Panginoon ay tinawag tayo bilang isang grupo at tayo ba inugtong sa kanyang katawan, ibig sabihin, meron pang kontribusyon para palaguin yung katawan na yan. Amen po ba? Sino rito ang gusto wala siyang kalingkingan? Ha? Akala natin yung kalingkingan, walang ano yan, walang purpose yan. May purpose yan. Kahapon, yung bunso ko, sumakit yung tiyan. Right after natin doon sa ano. Eh syempre, ako na, grabe. Nagisip ko, anong appendicitis? Eh syempre, meron ko si Uncle Google. What is appendicitis? Napunta ako kay Dr. Dr. Ong. At in-explain doon. Ito pala dapat ang mga symptoms ng pagiging syempre, kinabahan talaga ako kasi mangyayak-miyak na siya eh. Eh, nasa ano pala? Nasa right pala ang appendix. Hindi pala sa left. Sabi ko, salamat. Left yung sumasakit sa kanya. Diba? Baka sabi ko, anak, baka kailangan mo lang siguro magbawas. Mag-uubo. Diba? Eh, nasabi doon sa comment, sabi nga ni, ano, ni Dr. O, bakit daw meron tayong appendix? Bakit meron daw yun? Inaral daw ng mga scientist yan at meron daw mga dalawang findings na nakita nila. Number one daw, it helps your immune system. Yung sabi nila, meron daw connection pero not 100% proven yung mga bagay na yon. Pangalawa raw, nakatulong daw yun sa regulation ng bituka. Yung sabi ng mga scientist. Anyway, ano man yung discover nila? Malaga, malaman natin yung ating contribution sa ating paglilingkod sa Panginoon. Because God called us in the body of Christ, kailangan po tayo ay mag-response. Makita po natin at ma-recognize po natin yung ating papel para mapaglingkuran ng Panginoon sa ating buhay. So in this manner, we need to fulfill our responsibility and recognize the important of our divine contribution. Sa ating fellowship ngayon, ano ba yung mga nakikita niyong dapat i-improve natin? Initiate, mga kapatid. Ang pastor niyo, hindi lahat nagagawa yan. I'm not a superhuman. No? I'm not Superman. Kung nakita niyo ang pastor, dapat lang gawin niyo. Do it! Because maybe that's your contribution to this fellowship. Para patuloy pa mapalakas, pagpala ang katawan ng Panginoon na kung saan ikaw ay tinawag. So we need to acknowledge our duties we have to fulfill as our part bilang kanyang mga anak. So si John the Baptist, maliwanag na alam niya yung kanyang contribution sa paglilingkod sa kanya sa harapan ng Panginoon. Bakit ba mahalaga na ma-recognize natin yung ating contribution in serving the Lord? Why we need to understand that? Why we need to recognize? Ano ba yung dapat, ano yung importansya? Bakit kailangan ng bawat isa ma-recognize yung kanyang contribution or divine appointment sa paglilingkod sa Panginoon? Number one, it set an example to promote active participation in faith. Pag nangita kasi naglilingkod sa Panginoon, pag nakita kang
very active ka sa body of Christ. Ano man yung ginagawa mo? Nag-worship leader ka man, tumutugtog ka man sa church, nag-ilinis ka, ano man yung ginagawa mo? Nakaka-encourage yung ganung sabi natin, attitude ng isang Kristiyano. Na siya ay nagpa-participate doon sa body of Christ. Di ba? Kumbaga, nakaka-challenge na kahit na ganun yung sitwasyon niya, andun pa rin siya, naglilingkod, nagpupuri sa Panginoon. So, it promotes an active participation of faith. Recognizing your contribution motivates you to actively engage in serving others and fulfilling God's will. It helps you to avoid, ano yun? Complacency, but rather inspired to take the part in the mission of God's love, compassion through the gospel of our Lord Jesus Christ. Yan yung nangyayari. Pag na-recognize po natin yung ating contribution sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa is, it affirms your purpose in God's plan. Kung na-recognize mo yung part mo sa body of Christ, na-affirm mo na na yung plan ng Panginoon sa buhay mo ay ginagawa. It's very important that we know the plan of God sa buhay natin. When we recognize our contribution in serving the Lord, we are acknowledging our unique role that God has given us in His kingdom. So wala ngayong dull moment sa buhay mo. Diba? Kasi bakit? You know your place. Alam mo yung ginagawa mo. You recognize your contribution. So ibig sabihin, wala palang malungkot na Christian. Kasi bakit? Busy lagi yan sa paglilingkod sa Panginoon. Walang panahon si Satanas para bigyan ka ng mga hindi magandang kaisipan. Why? Because you're busy doing God's purpose in your life. This gives your life meaning and direction as you understand your gifts, talent, and experiences that are part of God's divine purpose. Gusto ko pong i-play, gusto ko pong panoorin itong clip na ito. How important our contribution. Discouraged siya. At ganyan, nag-drama siya sa buhay. Ano nangyari? In spite na napakaganda yung parade. Dahil wala siya. Napasira siya sa buong pangyayari. Mabuti, it's time for you and me, to fulfill your contribution in serving the Lord.
Tandaan natin ang Panginoong Jesus na pahiya na sa cross ng Kalbaryo, eh, di ba? Na ipako na sa lahat-lahat. Ngayon pa rin ba sa ating paglilingkod, ipapahiya pa rin ba natin siya? Dahil lang minsan sa hindi mo naintindihan, nasabihan ka, or may nangyari sa iyong masama, hindi ka na naglilingkod? Bibitaw mo na yung kontribusyon mo sa church? Ayaw mo na pumunta ng church? Na-discourage ka na? Lumayo ka na? Ah, kapatid, tandaan natin, hindi tayo ang napapahiya. Ang ating Savior. Kasi bakit? Mahalaga ka sa kanyang pamilya. Amen ba? Ang bawat isa ay mahalaga sa pamilya ng Panginoon. That's why we need to recognize our contribution in serving the Lord. And by that, we receive the joy in serving God. Amen? Napakasarap palang maglingkod sa Diyos. Kaya, pag pumasok sa trabaho mo, kahit alam mo lang marami kang problema, nahangiti ka pa rin. Why? Because your joy is not comes from those material things from this world, but comes from serving the Lord. At nakakahawa po yung mga kapatid. And the last, but not the least, para magkaroon po tayo ng joyfulness in serving the Lord, the last is exalting Christ above all. Sabi ni John dito, John chapter 3, verse 30 said, He must become greater, I must become less. Kaya sabi ni John the Baptist, hindi ako ang Kristo, kundi ito ang Kristo kasunod sa akin. Ako'y magiging mababa, siya dapat ang mas mataas sa aking buhay. In spite of that, John the Baptist beheaded. Di ba? Kahit na si John the Baptist, tinaas niya ang Panginoon Jesus sa kanyang buhay, ano yung end ng story niya? Pinuhutan siya ng hulog. But John the Baptist, I believe, napaka-joyful niya kasi bakit nagawa niya yung calling niya sa Panginoon. Maybe in a human level, para hindi maganda, hindi naging masaklap, para napakapangit ang story ni John the Baptist. No, John the Baptist recognized his divine calling na yun talaga yung kanyang purpose sa Panginoon. Hindi na mahalaga kung ano yung ending. Ang mahalaga, he served and he exalted Christ above all sa kanyang buhay. Tandaan natin, ang buhay naman ay hindi lang naman dito lang sa mundo nito. We have the so-called eternal life. And I believe John the Baptist understood that, na mas mahalaga ang buhay na walang hanggan kasi yung buhay niya noong pangkasalukuyan. The same with us, mga kapatid. Maybe you are struggling right now. Maybe sometimes God is not responding to your prayers. Is that answering your request? Parang feeling mo parang napakalayo ang Diyos sa buhay mo. But if God is called to serve Him, do it. And let the Lord bless you. And let the Lord empower you. Naniniwala ko, hindi man ngayon, hindi man bukas, iyaangat ka ng Panginoon. Amen ba? May panahon ang Diyos sa buhay natin. Maghintay lang tayo. Amen po ba? Kasi minsan, kasi madali yan eh. Diba? Gusto natin sa'yo, mga quick fixes. Hintayin natin ang paggalaw at pagkilos ng Diyos sa aming buhay. Exalting Christ above all means is placing Jesus at the highest position in every aspect of our life. Recognizing His ultimate authority, divinity, and worth. Si Jesus dapat ang pinaka-number one na nakataas sa ating buhay. Kaya kung may mga bagay dapat na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, dapat hindi natin gagawin yan because we are recognizing the ultimate authority and divine word of our Lord Jesus Christ sa ating buhay. It involves prioritizing His teaching, will, and glory over our personal desire and worthy pursuit or other influence. Pag ito mga kapatid natutunan natin, I believe mas lalo tayo pagyayabuhin ng Panginoon. Na kaya mo nang iset aside yung mga bagay na gusto mo para lang mataas si Jesus sa sarili. It's a great challenge for us right now. Hinihintay ng Panginoon na itaas mo siya, that you become decreased and God or Jesus Christ become increased in your life. So why it's important to understand as a Christian, as a church, ang bagay nito.
na dapat si Jesus ang na-exalt sa ating buhay. Ito po yung mga kadahilanan. Ito'y kahalagahan. Number one is, inspires servant leadership. Because all of us are servant. We are servant leaders. Servant leader. Diba kasi yung konsepto ng serve ng leader sa mundo ito? Ang mundo ito, pang leader ka, ikaw yung taga-utos. Ikaw yung dapat kilalanin na boss. Ikaw yung dapat nangungunan. Ikaw dapat yung mas sinusunod sa lahat ng bagay. Hindi. Sa Panginoong Jesus, we are all servant. Ibig sabihin, bago mo ipagawa sa iba, ikaw muna ang gumagawa. You set an example of your leadership. Kaya sa church, at marami nag-aawa-awa sa church, kasi bakit? Wala nang mga servant eh, lahat ng leader. Wala na yung puso mo pagpakumbaba. Lahat na lang, sila yung mataas. Sila yung dapat manguna. Sila dapat yung makilala. Hindi na ganun. Hindi na yung tatawag na servant leadership. So leader who embodies this principle, prioritize serving others, over seeking recognition, leading by example in humility, love, and grace, just as Jesus did. Ano yung kahalagahan? Bakit sa church? Bilang isang Christian, ang mahalaga na maintindihan natin na above all else, Christ will be exalted in our life. Pangalawa is to avoid idolization of individual. Hindi naman talaga nawawala sa isang grupo, sa isang samahan, sa isang church na meron tayong mga ina-idol ng mga Christian. Maybe magaling talaga sa musika, ang ganda talaga ng boses, magaling na pastor, magaling mag-priest, and everything. Hindi talaga nawawala yan sa church. Pero kung tayo ay meron tayong kaisipan na in everything I have, Christ first is above all else, nawawala yung mga bagay na yan. Parang Corinthian church, di ba? Full of division. Peter, Apollos, and Jesus Christ, and Paul. Yun yung mga idol ng mga Corinthian church eh. Kaya they are full of division sa loob ng church. Kasi bakit? Hindi na na-recognize sa buhay nila dapat ang ma-exalt lamang walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. This mindset help us to prevent the church from idolizing leaders, tradition, or programs, keeping the focus on Jesus as the ultimate authority. So mas nakakaroon ng mas malalim na samahan ang church pag ang Panginoong Jesus ang nagiging reason o natataas sa buhay ng church and the individual. The third is the long-term sustainability of relationship. Kasi nga, di ba, hindi ka nakapokus sa inyong mga sarili, so nagiging mas matagal yung relasyon ng bawat isa. Nakapokus tayo sa kay Jesus, so lahat tayo, we are now moving in one direction. Parang poimen, di ba? One direction. Di ba? Kaya yung kanilang ano eh. Title eh. Iisa lang. Mataas ang Panginoon sa ating buhay. Mataas ang Panginoon sa church ng KCPC Filipino Church. Mataas ang Panginoon Jesus sa personal ng buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, in everything. Kaya mas lalo titibay ang samahan ng mga mananampalataya. A church that prioritizes Christ's greatness over personal recognition is more resilient than others. This focus ensures that the church remains rooted in its mission and capable of weathering challenges and changes over time. At pag yan po ang ginagawa po natin, we are finding the joy in serving the Lord. Amen ba? Masaya ba ang maglingkod sa Diyos? Amen ba? Kahit pa may problema ka, masaya pa rin ba maglingkod sa Panginoon? Kahit ba pinagsuklubang ka na ng langit at lupa, masaya pa rin ba maglingkod sa Panginoon? Amen. It's the Lord.
ito yung nais ng Diyos na matuwa natin bilang isang kanyang pangalan na ma-enjoy natin na naglilingkod tayo sa Kanya. And I believe, kahit sinabi ni Apostle Paul sa Philippians believers, I think masitonya. Sabi niya ganyan, my God, sabi niya ganyan, meet all your needs according to His riches in glory. Because during the time, Paul is looking for sponsorship for the mission. Kung baka nangawal ko siya ng mga na talagang word na abuloy para i-bless ang Mother Church. And yung mga gumagawa sa kanya, sabi niya, kayo na nagbibigay sa akin ng inyong mga ng inyong mga pera, ang panalangin ko na ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay pagtalain na kayo ng higit kung ano yung meron siya. And this is also my prayer for you, mga kapatid, that the Lord that I'm serving it right now will bless you according to His riches and glory. Magkumamo ang papapala sa buhay ninyo, sa inyong pamilya, and let, kumbaga parang logos, magayang pinag-usapan namin, no, na isang disaster na nangyari sa Egypt, kumbaga like logos, the blessing of God, parang siyang logos sa buhay ninyo, na nandoon, kitang-kita, magkumpul kayo ng pagpapala ng Panginoon. That's my prayer for this congregation. Pagpalaan niyo ng Diyos. Siguro walang pastor na naghahangad, na malugmok sa kahirapan ng kanyang miyembro. Wala siguro. Me, as a pastor of this church, my prayer for you, pagpalaan talaga ng Panginoon. Kasi bakit? Para maranasan ninyo ang Diyos ay mabuti. So let us serve the Lord in joyfulness. Maglingkod tayo, mga kapatid. Huwag tayo masirahan ng loob. Kundi, the more dapat tayo na hinahama ng sitwasyon, dapat the more tayo naglilingkod sa Diyos. Diba sabi nga, a person that God hurt the most is the person that God used the most. What is your deepest cry sa Panginoon? What is your deepest cry to the Lord? What is your deepest cry to the Lord right now? Pwede mong ilangin sa Panginoon at dalhin mo yan habang naglilingkod ka sa Kanya. Lord, totoo lang, wasak na ang buhay ko sa nangyari sa akin. At itong buhay na ito, Lord God, nawasak sa iyong harapan. Lord, I offer to you, I want to serve you. Let your brokenness lead you into completeness in the presence of God. May your brokenness push you to serve the Lord more. Naniniwala ako, pasal ka sa harapan ng Panginoon, ang Diyos mismo ang magbubulo sa iyo habang naglilingkod ka sa Kanya. If you work to the Lord, God also work in you. Amen po ba? Tayo po tumayo at manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po dahil nakapaglilingkod kami sa iyo sa mga oras. Salamat po sa privilege na tinawag mo kami para paglingkuran ka. Lord, it's really a privilege for us to serve you and to honor you in all aspects of our life sa mga talento na meron mo kami. Na hindi lang naman kailangan lang nakaharap sa church, Panginoon. No. We can serve you in many things, O God. Maybe by prayer, O God, by encouragement to our brethren na pumunta, Panginoon, sa gawain at matutukang kasalamat. Lord, every one of us, pinagpala mo na kakayahan na yan, Panginoon. And that those gifts and talents serve, Lord God, you as the contribution in worshiping and honoring you, Panginoon. Hallelujah. Lord, we give you praise and honor sa aking mga kapatid na nagsilabi ko yun sa inyo, Lord God. Alam mo at alam mo ang kanilang mga buhay, yung mga pinagdadaan nila, may they find joy in serving. Na damo sila po naglilingkod po sa inyo, Lord, mas nabubuo ang kanilang buhay. Mas nabubuo yung kanilang pagkatao. Lord, ayusin mo ang bawat sira na buhay ng aming mga pinipunto, Lord God. Because you are our maker, O God. Kayo po nagbigay po sa amin ng buhay at kayo rin po, Lord, ang may kapangyarihan na mag-ayos nito, Lord. I pray that the healing will come right now, Lord, sa mga oras po nito. O sabi niyo po, aking mga kapatid, right now, Lord, may your healing power be upon in their life in the name of Jesus. As we serve you, Lord, niniwala po kami na mapapala mo pag-ibig mo ay hindi lalayo sa aming mga buhay. We thank you and we honor you and we
is our prayer in the name of Jesus. Amen and amen. Sa pagtatakip ng Diyos ng buhay. Hallelujah! Praise the Lord!